araw, mga kababayan, so last time ay na-check natin yung sinabi, yung kumakalat na sinabi ni Bentulfo, eh fake pala kay Rendon Labrador, ano. Pero papanoorin muna natin yung sinabi ni Rendon Labrador kay Bentulfo. Ito yung video, mga men. Then susundin natin yung sinabi naman ni Bitag, yung legit na sinabi ni Bitag, ha. Ito muna kay Rendon Labrador. Hindi ako nakipagbiruan sa inyo. Pahuli mo ako para magkaalaman tayo. Hindi puro parinigan. Gusto ko lang sabihin yung opinion ko. Anong enforcer ng media? Hindi, pahuli mo ako. Pahuli mo ako para magkaalaman tayo. Hindi kita urungan. O gusto mo, ako na lang pumunta dyan, eh. Para hindi ka mahirapan. Ano? Ano? Pabitag mo ako. Send mo sa address. Punta ako dyan. Bitag Live, a.k.a. Ben. Diba? Parang, hindi, feeling ko kasi, itong sinagot ni ano na to, yung Peking Post yata. Tama ba ako? Yung sinagot ni Rendon Labrador na to. Tingnan nga natin, may ano ba dyan? Sa YouTube ni Rendon Labrador. May formal siyang sagot. Mukhang wala na. Sa FB yata yun, mga men, eh. So ito yung ano, eh, sa Facebook. Tingnan ko nga muna sa Facebook. Baka may full version na yung sinabi ni Rendon Labrador, eh. Diba? Rendon Labrador. Tingnan natin nga. Baka may full version yun. Kasi nga, nakikita ko mukhang kinlip namin, eh. Kasi si Bentulfo, na ano na rin, yung totoong Bentulfo na nasangkot na rin talaga. Ito, to. Hindi ako naipagbiruan sa inyo. Pahuli mo ako para magkaalaman tayo. Hindi yung puro parinigan. Tingin nyo kasi nagbibiro ako, eh, no? Hindi ako nagbibiro. Huwag nyo akong binibiro. Wala akong pakialam sa mundo ninyo. Ang akin lang, gusto ko itama yung tingin kong mali. Kung di nyo kayang i-take yan, problema nyo na yun. Wala akong nang pakialam sa inyong lahat kahit magkampi-kampihan kayo dyan, eh. Gusto ko lang sabihin yung opinion ko. Anong enforcer ng media? Eh di, pahuli mo ako. Pahuli mo ako para magkaalaman tayo. Hindi kita urungan. O gusto mo, ako na lang pumunta dyan, eh. Para hindi ka mahirapan. Ano? Ano? Pabitag mo ako. Send mo sa yung address. Pumunta ako dyan. Pero ang maganda dito sa ginawa ni Rendon Labrador, dito sa ano niya, ito naman si MY, eh. Mamaya na! Ang maganda sa ginawa ni ano ni Rendon Labrador, kasi hindi siya nag-mention ng pangalan. Sinabi niya, ipabitag mo ko. Pero ano yun, eh, no? Safe yung sagot niya. I don't know, ano ba yung ni-reply ni Rendon doon? Yung Peking Post ni Bitag? Or itong legit na papanoorin natin? Pakinggan natin ito, mga men. Itong sasabihin ni Bentulfo. I'm so sorry kung ganito ang setup ko, ha. Alam niyo naman yung copyright sa YouTube. Sa balita man yan, o di naman kayo, mga vloggers na naghahanap ng kanilang content, kinig kayo, ha. Ako si Bentulfo. Sa programa kong ito, magbibigay ako ng mensahe at babala sa balita.net.ph. Kinig kayo. Online news na Manila Bulletin. Wag na wag niyong kaladkarin ang pangalan ko, putres na fake news na balita, bam. So, diyan sa lumabas pinablish din ng balita. Alam ko tabloid itong balita na to, ano? Yung pagdepensa daw ng ni Bentulfo kay Bitag. Ay kay Bentulfo kay Michael B. 'Di ba nagkaroon ng issue kasi between Michael B tsaka kay Rendon Labrador. Actually kay Rendon Labrador lang naman yung issue, eh. Kasi yung pagkakasabi kasi ni Michael B generic naman 'yun. Natamaan lang talaga si Rendon Labrador. 'Di ba? So ito yung sinabi ni Bentulfo. Lunes. Huwag nyo akong idamay sa mga putres na pasabong ninyo. Pagpapasabong nyo sa akin laban sa sino mang lentek na Labrador daw na vlogger na tinapat nyo sa akin. Labrador.
Hanapan niyo lang ako ng mga totoong siga, kilabot, mamamatay tao, halang bituka. Itapat niyo sa akin basta totoo ang mga issue pagbibigyan ko kayo. Ngayon, pasisikatin kong dyaryo ninyo or pasisikatin ko yung site ninyo. Kinig kayo, ha? Pakikitain ko kayo, dadagdagan ko mga followers ninyo. Alam nyo, sa mga totoong issue, sa totoong mundong ginagalawan ko, yung mga binabangga ko sa totoong buhay at naranasan ko na simula noon hanggang ngayon, yung mga kriminal, masasamang tao, yung mga tiwaling opisyal ng pamahalaan, nakikipagsubukan, hinahamon ako, hindi ko pinatulan dahil no match. Nakita ko sa kanyang estilo. Ngayon, sa akin, hindi ako marunong maghamon kung sino-sino dyan na wala namang ginawa sa akin. FYI, for your information. Oo nga naman, ano, kung aanuhin mo si Bentulpo, wala namang ginagawa sa kanya si Rendon Labrador, no? Yung pong mga hinahamon at naghamon po sa amin, totoong buhay po to. Patay na po sila. Sila po yung mga bank robber at mga kasama po nila. Alaga daw sila ng mga police. Noon to, FYI. Binabanggit ko lang, baka sabihin nyo, yabang. Recorded po to. Meron po kami. Nilulusob po. Alam nyo kung bakit naka-shades yan si Bentulpo? Ano yan eh? Banlag yan eh. Na minsan, nanood ako dyan, di ba? Yung camera na sumusunod sa kanya, malakas yung ilaw. Di ba? Then, pagkatingin ko do sa mata niya, banlag siya si Bentulfo, kaya lagi siya naka-shades. Nila mga bangko, nakikipagsabayan sila, kawawang gwardiya na papatay kung sino-sino. Hindi na po maawat-awat ng police dahil alaga raw po ng police. Lahat ng bangko ninanakawan, niluloob niya, niluluban nila. Ginamit ang pangalan ng bitag. Sa sobrang galit dahil pinapalabas po namin yung sinasabi po, yung mga laman po ng mga CCTV, kitang-kita po ang kanilang panluloob, pananakit. Lahat po, midnight heist, pangluloob madaling araw, pangluloob sa hapon, pangluloob sa umaga, wala po silang sinasanto. Tanda-tanda ko po, alaga daw kasi ng police. Ngayon, sa sobrang galit niya, pinapalabas po namin sa TV at binibigay po sa amin that time ng mga police para ipalabas, ilantad yung estilo nila. Panluloob, pagnanakaw, pati ATM sa mga gas station, binibitbit nila. At para mabuisit sa akin, para mabuisit ako, ginawa nila, naggumawa sila ng customized bitag t-shirt. At mga t-shirt sa likod, bitag. Para daw kami ang sasabihin na kauri nila kami. Ngayon hindi po umubra sa amin yon. Sa sobrang galit mga bossing, eto na, hamunan na. Sa totoong buhay na po to, kapag kami magkaenkwentrohan sa lansangan, abay, last man standing, rat-rata na lang. Talagang naghanda po ako noon. Oh, ito, yung mga totoong buhay to, marami po kaming nakabangga, hindi lang po dyan. Pati po yung mga pinapasok niluloob namin. Pero matanda na siya, no? Papanganib po. I can show you those. Eh bakit ganun po ako? Ewan ko. Tanong nyo sa nanay ko. Astig siguro, may adrenaline rush pagdating sa mga ganyan. Ay ngayon, yung naka-inkwentro ko, ito, well, patay na po sila. Hindi po ako may gawa yung mga operatiba ng pamahalaan. Pre-naject sila dahil hindi sila maawat-awat. Well, uulitin ko, balik tayo rito. Makikiusap at pakiusap, matindi. May timpla po to ng buisit at galit. Uulitin ko, huwag nyo akong itapat kayo dyan sa balita.net. balita.net.ph. Wag na wag nyo akong itapat sa mga blogger na nagpapasikat. Ang balitaan ko to, kung sino-sino daw yung mga kinakantin itong tinapat nyo sa akin, pangalan Rendon Labrador. O Rendon, nakikinig ka ba? Rendon Labrador. Di kita pinapatulan, and in fairness, wala ka namang ginawa sa akin. Ako si Bentulfo, si Bitag.
Wala ka namang paghahamon na ginawa sa akin. Ako si Bentulfo. Ako si Bitag. Wala kang kasalanan sa akin dahil wala ka namang ginawa. Ako si Bentulfo, si Bitag. Hindi kita papakialaman at wag mo akong papakialaman. Do not use any keywords na papantig yung tenga ko. At doon sa mga nagpapasabong, pinasasabong kami, mga vloggers kung sino-sino, sino-sino man kayo, are you getting this message straight? It's coming from the straight from the horse's mouth. Balik tayo sa balita.net. Kinig kayo, ha? Kung hindi lang sa payo ng aking mga abogado at personal lawyers ko. Iba po yung corporate lawyers namin, iba po yung aking personal lawyers, at iba po yung mga lawyer din namin sa aming programa. Inawat po ako, relax. Sana nakatikim na kayo dyan sa balita.net, sa ilalim po ng sinasabi niyan. .ph, sana nakatikim na kayo ng bembang hambalos upak kayo dyan sa balita.net. Kaya lang, advice sa akin ng aking mga lawyers. Maki-clean hands doctrine sa din pagkabila natin. Allow us to take care of business. Sit down and chill. Nagpadala po ang aming VP for External Affairs and VP for Legal Affairs. Ang liham ho dyan sa inyo sa balita.net. Papangalanan ko. Ikaw, Chief Editor Loreto Cabañez, pinadala namin sa iyo. Listen up, listen good, listen carefully. Tuwirin nyo, tuwirin mo, bembangin mo kaya yung writer ng sino man yung lintik na fake news, bembangin mo, sapakin mo kung kinakailangan, bahala ka sa buhay mo. Yung writer nagsusulat niyan. Sino yan? Kinig kayo, ha? Richard De Leon. Pinag-aaralan namin yan. Richard De Leon yung name. Nakadokumento lahat. Baka kasi yung writer niyo, baka mangungud ko yung mukha sa simento. Hindi ako nagbibiro. Nananahimik ako. Pag ginawan niyo ako ng isang bagay, may balik to. Nung Lunes, kagigising ko lang ng Lunes, bumulaga agad sa akin ang putres na fake na balita. Na yan. Pag kinalaman ko dyan. Kilala ko si Michael V, pero not close. Ano yan? Kami ni Willie Revilla may, okay, pagtatanggol ko. Pero ito, kilala ko. Iba yung kilala mo. Kagigising ko lang ng Lunes, bumulagayan sino. Nagpipigil ako. Inaawat ako ng mga abogado ko. Inaawat ako ng executive board ng Bitag Multimedia Network. So, tumugon ako. Sa susunod, yung tamang proseso, sinunod ko. Sa susunod, pakinig kayo, ha? Ayusin nyo. Magpadala muna kayo dyan sa balita.net. Pakita yung lintik na fake news nila. Na-capture namin to. Magpadala muna kayo ng liham. Okay? Magpadala ng liham. Ayusin nyo. Ngayon. Today, it's my turn. Nag-aantay. So nakikita natin dito, hindi naman galit si Bentulfo kay Lendon, kay Rendon Labrador, 'di ba? Doon sa nagpakalat ng fake news siya galit. Hindi kay Rendon Labrador. Nag-aantay ako. Okay, nag-aantay ako na gawin yung balita 'tong aking sinasabi ngayon. Kung ayaw nyo, okay lang, tuwirin nyo 'yan. Hindi po pwedeng ganon-ganon lang, inumpisahan nyo, tatapusin ko. Huwag nyo akong sasabayan kung mainit ang ulo ko, timplado ng ulo ko, dahil matindi po kung pag-uusapan ay sabayan, bardagulan, upakan to the last man standing, is Mario Sep. Please don't. At ikaw naman, Rendon Labrador, good morning sa'yo. Rendon Labrador. Wala kang kasalanan sa akin at wala ka pang binibitiwang salita. Pero ayon sa aking barberong si Mang Igme, may mga sinasabi ka raw at ayaw ko nang isipin na hindi ka raw papato sa matanda. Ah, ganon. May sinabi ba nun? Or baka mamaya fake news na naman yun, ayong hindi daw papatol sa matanda. Lika nga, punta ko sa opisina ko. Yan na, inimbitahan na. Hindi para magbuhat ng mga bakal para tumindi mga masel-masel na yan.
Gusto ko magpakita sa iyo ng mga galawan, the moves, kung bakbakan, practical fight, or whatever arts na gusto mo. Pero hindi yan ang hilig mo. Buhat-buhat ka lang. Okay lang yan. Wala kang problema. Ayos lang yan. Wala kang kasalanan sa akin. Sige, magbuhat ka lang ng magbuhat. Gamitin mo ang pagbubuhat. The next time, meron na akong ipapayo sa iyo. Okay? Next time, may papayo lang ako sa iyo. I want you to read my lips. Sa advice read ko. My lips. Sa susunod, huwag mong kakantihin ang mga kauri ko sa industriyang mahal ko, ang mainstream media. Mainstream media, kahit sino sa amin. Huwag mong kakantihin, huwag mong iinsultuhin, huwag mong sasabihin, laos na. Wala akong pakialam sa sinasabi mo. So parang same ito nung ano, no? Same ito ng sinabi ni Bentulpo doon sa fake news, no? Kaya lang hindi maganda ang rehistro sa taenga ko. Eh nagkamali ka, may enforcer sa media, ako yun. Kaya lang wala ako sa issue na yan. Ang sa akin lang, ang isang tao pag sumikat tulad ni Michael Faye, pinaghirapan niya, nakamtan niya yung sinasabing tagumpay sa hirap at tiyaga. May utak na ginagamit. Hindi yung ganun ang ganun. At huwag mong sasabihin, laos, maraming veterano, mabubuisit sa'yo. So, advice ko sa'yo. Preemptive tong advice ko sa'yo. Parang ano, identical nung ano, na sinabi ng fake na Bentulfo. Kaya sa susunod, kantihin mong mga kauri mo. Huwag mong kantihin ang mga veterano, yung mga successful sa mainstream media. Huwag mong sisirain kasi meron dyan, hindi makatiis. Baka pag hindi nakatiis, nakulintik ka. Diyan ka lang sa mundo mo. Diyan ka lang sa mundong ginagalawan mo. Kami naman, dito kami sa mundo namin, and do not enter our space. You have a different air that you breathe and oxygen. We have the different oxygen. You have a different air. You, we also have our different air that we breathe. And oxygen that we're entitled to sa larangan namin. Again, inuulit ko, good morning sa'yo. Wala ka pang atraso sa akin. Wala ka pang sinasabi sa akin. But this is a preemptive move. Baka kasi ma-carried away ka. Watch out. O mga vloggers, pasok! Huwag nyo nang dagdagan. Walang labis, walang kulang, walang dagdag, walang bawas. Gusto nyo ng totoong mundo? Hamunin nyo ako. Kaya lang, titingnan ko muna. Baka kasi hindi ko kauri. Tapatan nyo na kasi ako ng mga mamamatay tao. Siga, siga. Oo nga naman, parang ma-waste lang yung power ni Bentulfo dyan. Maliban na lang kung talagang inoffend mo ng lubusan si Bentulfo. Kaya rin doon Labrador, kung gusto mo talagang ano, ma-dream come true yan, yun. Bastusin mo si Bentulfo ng bastusin. Diyan yung mga tiwaling polis o sige naman dyan. Kapag hindi kita nako sa magandang usapan, kaya ko namang gumawa ng mga hakbang na talikuran. Marami naman akong aso. As in, pag sinabi ko, shoo! So warning lang po to sa akin. Kami po'y nananahimik. Respect our space. Do not make any false news. We can take legal action or we can take it. We can take our business ourselves right here, right now. Simple lang po yan. Ganun lang po ang aking sasabihin. Marami po kasi nag-aantay. Nag-aantay na kayo? Did you get what you wanted? So yun yung ano, yun yung nangyari kay Bentulfo. Pero for me, naging fair naman si Bentulfo. Although na although na hindi naman siya kinanti ni Rendon Labrador, nagpasaring na rin siya, ano, parang winarningan niya. Pero ang pinuro niya yung ano, yung ang pinuro niya yung balita. Yun kasi yung dapat mong ano eh, kalusin eh. Kasi yun yung nagpakalat. Hindi naman kasi sisikat yung issue na yun kung hindi pinakalat ng balita. Diba? So nagpadala siya ng sulat ngayon sa balita para ayusin.
So ang lesson na natutunan natin dito mga men, bago muna magkalat, ako prone ako sa ganyan eh. Katulad nun, 'di ba? Ako din nireakan ko din yung ano, yung post na 'yon. Pero nung time na binabasa ko kasi 'yon, feeling ko fake na. Kasi yung grammar parang ang sakit sa tenga. Hindi talaga si Bentulfo, 'di ba? Yun lang, ano mga men. Ingat-ingat na lang sa susunod. Ngayon, ang pangit dito, ito yung dilema ng ano eh, ng balita eh. Yung balita na tabloid. Kapag inamin nilang nagkamali sila, mababawasan sila ng credibility. Kapag hindi nila ibabrush off nila yon, si Bentulfo didemanda sila, 'di ba? Wala silang choice. Kailangan nilang ano, bawiin, 'di ba? Anyway mga men, ano masasabi nyo dito sa issue na to? Paki-comment na lang po sa baba. Maraming salamat po. Bye-bye.